Hi guys, kumusta? Welcome back sa isa na namang viral at trending video. Alam mo ba na taon-taon ay approximately 1.35 million na katao ang namamatay dahil sa road crash o aksidente sa kalsada at around 20 to 50 million naman suffers non-fatal injuries o maswerteng hindi namatay sa aksidente pero nagkaroon naman ng pangmatagalan na kapansanan. Base na din sa pag-aaral ng World Health Organization, isa sa mga tinuturing na dahilan dito ay ang unsafe road infrastructure o hindi maayos at hindi ligtas na pagkakagawa ng kalsada. Kaya naman tara na at silipin na natin ang 10 pinakadelikadong kalsada sa mundo. Bago natin simulan, kung gusto mong maging updated sa mga viral at trending video na kapupulutan mo ng kaalaman, ay pag-ipindot mo na ang subscribe button at i-click ang maliit na kampana para maging updated ka sa mga latest content natin. Simulan na natin guys. Number 10, Sojila Pass. Ito ay matatagpuan sa bundok ng Himalayas ng Ladakh, India. Ito ay may habang 25.8 kilometers at may taas na 11,575 feet. Above sea level. Lubhang napakadelikado ng daan na to. Kaya naman, mga four-wheel drive lamang na sasakyan ang pinapayagang dumaan dito. Dahil sa uneven surface o bakubakong kalsada nito, sabayan mo pa ang matarik na kalsada. At kapag naabutan ka ng malakas na ulan sa kalsada, ay lalo kang mapapalaban sa pagmamaneho. Dahil sasalubong sa'yo ang maputik at madulas na kalsada na kadalasang sanhi ng mga aksidente dito. Ang mga driver dito ay kailangan ng kaukulang pag-iingat dahil bukod sa napakatarik at napakatalim ng mga kurbada nito ay wala din itong mga harang at mga warning sign. Hindi din simentado ang daan dito kaya kung hindi maputing na daan ang sasalubong sayo ay makapal na alikabok na lubhang mapanganib. Number 9, Atlantic Ocean Road. Ito ay isa sa tinuturing na one of the most scenic drives in the world dahil ang kalsada na to ay magbibigay sa'yo ng magandang ocean view. Pero huwag ka kapatid, dahil bukod sa magandang view, ay bibigyan ka din ito ng matinding kaba at takot sa pagmamaneho. Bibigyan ka nito ng mala roller coaster na biyahe sa gitna ng dagat. Ito ay matatagpuan sa bansang Norway na kung saan inabot ng 6 taon bago matapos ang kalsada na to. Ito ay may habang 8.3 kilometers at binubuo ng 8 tulay. Ang mas nakakatakot sa kalsada na to ay bukod sa mala roller coaster na disenyo ng kalsada nito ay dahil nasa gitna din ito ng Atlantic Ocean. Ang Atlantic Ocean ang tinuturing na pangalawang pinakadelikadong karagatan sa mundo na kung saan napaka-unpredictable ang weather dito na kung minsan ay hinahampas ng malalaking alon ang mismong kalsada nito na talaga namang napakadelikado sa sinumang dadaan dito. Number 8, Fairy Meadows Road. Kung magbabase ka sa pangalan ng daan na to, ay parang napakaganda ng pupuntahan mo. Pero huwag ka kapatid, dahil kapag nakita mo to ng personal, ay siguradong manginginig ka sa takot. Dahil isa ito sa tinuturing na pinakadelikadong kalsada sa mundo na matatagpuan sa Gilgit-Baltistan ng Pakistan. Ito ay may habang 16.2 kilometers at may taas na 10,800 feet above sea level. Lubhang napakadelikado ng kalsada na to. Dahil simula nang magawa ito ng mga katutubo ng Nganga Parbat Mountain, daang taon na ang nakalipas, ay niminsan hindi pa ito nagkaroon ng pagsasaayos o renovasyon. Hindi pa din simentado ang daan na to, kaya putik at alikabok ang sasalubong din sayo na lubhang mapanganib dahil bangin ang nasa paligid mo. Bukod sa matatalim na kurbada, ay napakakitid din ng daan nito na kasya lamang ang isang sasakyan. Kaya naman imposible dito ang makapagmaneobra. Wala din itong mga harang at mga warning signs. At habang paakyat ka ng paakyat, ay pakitid din ng pakitid ang daan na to. Kaya naman kung careless driver ka, ay siguradong malalaglag ka sa bangin. Madalas din dito ang mga landslide at rock slide. Kaya magugulat ka na lang sa mga naglalaglagang bato sa daan. Number 7, The Skipper's Canyon Road. Ang New Zealand ay isa sa pinakamagandang bansa sa mundo dahil kilala ito sa mga scenic views na matatagpuan dito. Magkagayon man, nasa kanila din ang isa sa pinakadelikadong kalsada sa mundo. Ito ay ang The Skipper's Canyon Road, kung saan sa sobrang delikado nito ay tinatanggihan daanan ito ng mga car rental company sa New Zealand. Ito ay may habang 22 kilometers
at ginawa ito noong 1883 kung saan ginagamit itong daanan ng mga minero sa pagmimina ng mga ginto. Napakadelikado ng kalsada na to dahil bukod sa napakasikip ay palikuliko din ang daan nito. Wala din itong mga harang o guardrails, kaya one wrong mistake will cost your life. May mga panahon din na nagkakaroon ng blizzards o snowstorms sa ibang mga bahagi ng kalsada na to na lubhang mapanganib. Kaya naman, may mga bahagi ang kalsada na to na kailangan isara kapag masama ang panahon para maiwasan na din ang tiyak na kapahamakan. Number 6. Passage de Gua. Ang kalsadang ito ang nagdudugtong sa isla ng Normité at Beauvoir-sur-Mer ng bansang France. Ito ay may habang 4.1 kilometers. Ang kalsadang ito ay tinatawag ding Tidal Road at Disappearing Road in France. Kaya naman kasama ito sa the world's most dangerous roads kung saan nawawala ang mismong kalsada nito dahil lumulubog ito sa tubig ng 2 beses sa isang araw dahil sa high tide. Kaya naman lubhang napakadelikado ng kalsada na to dahil kung binalas ka at wala kang kaalaman sa kalsada na to ay maaari kang abutan ng tubig sa gitna ng kalsada na umaabot pa sa lalim na 1.3 hanggang 4 meters na tubig. Para sa seguridad ng mga motorista ay meron din itong mga water levels at warning sign kung saan malalaman mo kung safe pa itong daanan, pero marami pa rin mga pasaway at pilit na dumadaan dito kahit tumataas na ang tubig. Kaya naman marami pa din mga nare-report na mga aksidente at nasasawi sa kalsadang ito. Number 5. 3-level zigzag road. Kung ikaw ay mahiluhin at hindi buo ang loob mo ay hindi ka pwedeng dumaan sa 3-level zigzag road na to ng Himalayas na matatagpuan din sa India. Ang 3-level zigzag na to ay ang second curviest road in the world kung saan meron itong mahigit na 100 na kurbada. Bukod pa dito ay hindi din biro ang taas ng bangin nito dahil ito ay may taas na 11,200 feet above sea level. Kaya one wrong turn mo lang ay siguradong malalaglag ka sa bangin. May mga panahon din na napupuno ng snow ang buong kalsada nito na dinadoble ang peligro sa mga dumadaan dito. Dahil bukod sa dami ng kurbada nito, ay wala din itong sapat na harang o barrier. Sabayan mo pa ang madulas na daan gawa ng niyebe. At dahil na din sa mga nare-report na aksidente at aberya sa daan na to, ay kailangan mo din kumuha ng special permit bago ka payagan makadaan sa kalsada na to. Number 4. Golyang Tunnel Road. Ang kalsada o tunnel na to ay ginawa sa Taihang Mountain ng Henan Province ng China. Ito ay may habang 1.2 kilometers at ang taas ng tunnel nito ay 5 meters at lapad naman na 4 meters. Ito ay sinimulang gawin noong 1972. Ang nakakabilib sa tunnel na to ay ginawa lamang ito ng 13 katao galing sa village ng Golyang gamit lamang ang kanilang mga normal na hand tools gaya ng martilyo, piko at maso. Dahil na din sa kakulangan ng kagamitan at safety hazards, ang ilan sa mga gumawa dito ay nasawi habang ginagawa ang daan na to kung saan natapos nila ito sa loob ng 5 taon na nabuksan nga sa publiko noong 1977. Napakadelikado ng kalsada na to dahil madami itong mga biglang liko at mga blind curves na bubulaga sa'yo kung hindi ka nakapokus sa pagmamaneho. Isa pang dahilan kung bakit kasama ito sa pinakadelikadong kalsada sa mundo ay sinasabing ginawa ito sa Path of Least Resistance o doon sa pinakamahinang parte ng bundok na gawa ang tunnel na to. Number 3. Halsema Highway. Ang Halsema Highway o tinatawag din Baguio Bontoc Road ay matatagpuan sa Cordillera Central Range ng Northern Luzon. Ito ay ginawa halos 100 taon na ang nakakalipas noong 1922. Ito ay may habang 150 kilometers kung saan madadaanan mo ang 8 bayan ng Benguet Province at 4 na bayan sa Mountain Province. Kabilang dito ang sikat na tourist spot na Sagada. Ito ay may taas na 7,400 feet above sea level kung saan tinuring din itong highest altitude highway in the Philippines hanggang 2019. Ang nakakatakot sa kalsada na to ay ang madalas na pagkakaroon ng mga landslide at rockslide galing sa bundok, lalo na kapag sumapit ang panahon ng tag-ulan. Idagdag mo pa ang madalas na pagkakaroon ng makapal na hamog sa kalsada na nagiging dahilan ng poor visibility na lubhang napakadelikado lalo na sa mga blind curves. Number 2. Sichuan-Tibet Highway. Ito ang binasagang the most dangerous highway in China na ginawa pa noong 1950 hanggang 1954.
Lubhang napakadelikado ng daan na to dahil bukod sa napakakitid ay napakatarik din ng kalsada na to. Ito ay may habang 2,142 kilometers na nag-uumpisa sa Chengdu ng Sichuan at nagtatapos sa Lhasa ng Tibet. Ito ay may taas na 15,420 feet. Kaya naman kabilang din ito sa the world's most highest roads. Dahil din sa taas ng kalsada na to, ay prone din dito ang mga landslide, mudslide, rockslide at avalanche. Kung saan simula nang magawa ang daan na to, ay pataas ng pataas ang death rate dito na tinatayang umabot na ng 7,600 na katao ang namamatay dito kada 100,000 na kataong dumadaan dito. Madami ka din makikita ang mga nagkalat na wrecked vehicles o mga nawasak na sasakyan na nagkalat sa gilid ng kalsada na patunay sa dami ng mga naaksidente at mga nag-alay na ng buhay dito. Number 1. North Yungas Road. Ito na ang pinakapietmalu o pinakadelikadong kalsada sa mundo, kapatid. Ito ay matatagpuan sa bansang Bolivia. Ang haba nito ay 80 kilometers at may taas na nasa 11,000 hanggang 15,000 feet above sea level. Ang kalsada na to ay sikat din sa tawag na The Death Road. Sa pangalan pa lang siguro ay mapapaisip ka na kung bakit ito ang number 1 sa ating listahan. Tinawag na The Death Road ang kalsada na to dahil taon-taon ay tinatayang humigit kumulang 300 na katao ang namamatay sa kalsada na to dahil bukod sa makitid at matarik na kalsada ay madami din itong mga sharp corner o blind curve at wala din itong mga warning sign at guardrail o harang. Kaya naman, isang pagkakamali mo lang ay goodbye na sayo. Madami ka din madadaanan ng mga nakaturok na cross dito. Nakatunayan na madami ng kinuhang buhay ang kalsada na to. Madalas din dito ang mga mudslide at landslide. At kung minsan, may mga malalaking bato na nahuhulog sa taas ng bundok na isa din sa mga rason kung bakit mataas ang death rate sa kalsada na to. Ang lapad ng kalsada nito ay 3.5 meters lamang at hindi pa simentado. Kaya naman, ito ay may left-hand driving policy para makita mo ang distansya o layo pa ng gulong mo sa bangin. Dito na natin tatapusin, kapatid. Sa mga pinakadelikadong daan na napanood mo, ay alin ang pinakakinatakutan mo? I-comment mo na sa baba, kapatid. Kung gusto mo maging updated sa mga viral and trending video na kapupulutan mo ng aral, ay click mo na ang subscribe button at pakipindot ang maliit na kampana. Maraming salamat. Hanggang sa muli.